Teka lang po, teka lang po. Paano po kayo nakapasok dito? Sino po nagbukas sa inyo? Eh, Father, bukas na po yung pinto nung dumating kami. Eh, akala nga po namin binuksan nyo lang ng maaga eh. Sige po, Father. Sige. Teka lang, Father. Di ba tulog po si Father Paul? Oo, nagigilig pa ng iwan ko eh. Father George! Oh, bakit? Si Father. Hindi po, Father. Hindi po siya mamamatay. Hindi po siya papabayaan, bro. Bro, huwag po siyang papabayaan. Parang awa niyo na po. Anak, wala na talaga siya. Wala na si Father Anthony.
Normal po ang blood pressure niyo. Salamat po, Dok. Pagkatapos kong magdasal kagabi, pabalik na ako sa monasteryo. May lalaking umatake sa akin. Hindi ko siya nakilala. Sinaksak niya ako. Naramdaman kong nanghihina na ako, pinilit kong pumunta sa altar ni Bro para humingi ng tulong. Ang sunod na alam ko, nagising ako. Nasa tabi ko si Santino, kayong lahat. Maraming tao nakapaligid sa akin. Father Anthony, namatay na po kayo. Binuhay lang kayo ni Santino. Father, hindi ko po siya binuhay. Hindi ko po kayang gawin yun. Si Bro ang bumuhay sa akin. Bro? Bro, naramdaman ko siya. Hinawakan niya ang mga sugat ko. Si Bro, narinig ko ang boses niya. Mga fathers, totoo po yun. Bumaba po si Bro mula po dun sa altar. Si Bro po yun. Father Anthony, kami po'y nagpapasalamat kay Bro at buhay po kayo. Mario, nakalabas ka na pala ng kulungan? Oo. Umamin mo si Javier na sinetap lang niya ako. Panahon nga ngayon ng mga himala. Amen. Amen. Ato! Baby! Ato, may himala na namang nangyari. Ano? Si Father Anthony pinatay kagabi. Ano? Pero binuhay sa ni Santino. Si Santino, nakakabuhay na ng patay. Alam nyo, kitang-kita ko talaga. Patay na si Father Anthony. Yung ginawa ka ni Santino, biglang nabuhay. Aba, sa Biblia pa lang nababasa yung mga ganun, ha? Eh di nga, ba't sa Biblia rin nangyari yung ganung milagro? Yung bumubuhay ng patay? At si Jesus lang ang nakakagawa nun. At si Santino? Robbery ang nakikita naming motibo rito. Batay dun sa mga nawalang gamit dito sa simbahan. Katulad yata nung chalice nyo, tsaka yung krus nyo nawawala. Epe, walang halaga ang mga yon. Pati yung krus, hindi yung ginto. Ang ibig mo sabihin, Epe, muntik nang mapatay si Father Anthony dahil yung mga magnanakaw, hindi alam kung ano ang halaga ng kanilang ninanakaw? Eh, malay mo naman. Taka yung mga magnanakaw. Pero huwag ka mag-alala, Father. Tinitignan pa rin namin ang ibang angulo dito. Epe, malakas ang paniniwala ko. Hindi to robbery. Sigurado ka ba dyan, Mario? Epe, planado to. Mga profesional ang gumawa. Hindi nila gagawin yun kung wala silang mananakaw na may halaga. Kung pagnanakaw talaga intensyon nila. Murder kung ganun? Dahil ang totoong motibo nila ipatayin lang si Father Anthony? Ano ko ba naman, Robert? Sinaway mo na naman nakagustuhan ko. Kuya, wala akong alam sa sinasabi mo. Robert, nabalitaan ko nang nangyari. Si Father Anthony atake. Namatay. Wala kang alam doon? Kuya, wala akong alam. Kung ganun, hindi mo rin alam na buhay si Father Anthony. Ang sinasabi ninyo, namatay si Father Anthony at pagkatapos, binuhay siya ni Santino? Hepe, ang sabi ni Santino, bumaba si Bro mula sa altar at siya ang bumuhay kay Father Anthony, hindi si Santino. Si Bro? Doon muna tayo sa namatay, ha? Kung ang intensyon ng mga umatake dito ay para patayin lang si Father Anthony, bakit? Sir, kailangan pa ba yung tanong yun? Isa lang naman ang may posible may motibo para patayin si Father Anthony. Isang tao lang ang may mainit na dugo sa kanya. Yun ay si Mayor. Ano? Alam ko nakapagpagaling yung batang yan, pero ang makabuhay ng patay? Robert, ikaw ba talaga walang alam dito? Kuya, wala. Di kita lulukohin. Sigurado ka. Mario, mabigat na paratang yan. Hindi lang ba sa sugal o wedding yan? Pagpatay na ang tinutukoy mo dito. Alam ko, Epe. Kaya nga sinasabi ko ito na hindi biro-biro lang. Seryoso ako dun. Pero wala kang prueba. Maaari nga, Epe. Pero hindi ibig sabihin nun na mali ako. Okay, kung hindi man si Mayor ang nagpapatay kay Father Anthony, yung mga kaalyado niya, yung mga taong nasasaktan ni Father Anthony dahil sa pag-atake niya sa korupsyon at illegal na sugal dito sa Bagong Pag-asa. Father,
Nakita niyo po ba talaga si Bro? Oo, Fathers. Saglit lang, narinig ko yung boses niya. Napatingin ako. Nakita ko si Rafa. Rigor? Yes, boss. Bakit buhay si Father Ante? Buhay si Father Ante? Imposible yun! Tarantado ka! Napakasing na trabaho di mo magawa! Ha? Mga bobo mo!